Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ang atin hong programang Kamalayan ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood din sa Facebook Live at YouTube channel ng 702-DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Kumusta na mga kapatid? Sana po ay nasa mabuti, maayos at masiglang kalagayan po ang bawat isa sa ating buhay espiritual. At ang buhay po ng tao ay dumaranas ng napakaraming iba't ibang mga problema. Ang sabi nga ng isang napag-aralan natin dati, may mga problema po na gawa ng kalamidad. No? Meron pong mga pagbagyo, pagbaha, nandyan po yung mga pagsabog ng bulkan, nandyan din po yung mga problema pagdating sa lindol at kung ano-ano pang related sa nature. Sa madaling sabi, itong mga bagay na ito, hindi natin to ginusto, hindi natin pinili, ito po ay dumarating. At syempre, lalong nararanasan ito kung nandun po tayo sa mga calamity-prone areas. Ngayon, meron din pong tinatawag na mga man-made problems at pwede nating hatiin sa dalawang kategorya yan. Yung isa po yung mga problema na gawa ng ibang tao at tayo po'y naaapektuhan, di ba? Minsan po talagang yung kasamaan ng iba ay nakakaapekto sa mga hindi namang gumagawa at gumugusto sa kasamaan. Kaya minsan biktima, di ba? Yung bang tipong niloloko nila yung ibang tao o kaya yung kanilang mga korupsyon at mga maling bagay na ginagawa nakakaapekto sa iba. Ngayon, meron pong pangatlong level at ito naman po yung self-inflicted. Man-made pero ikaw mismo may gawa. At paminsan pa nga, ikaw mismo may gusto. At yan po ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng mga problema. Ngayon, kaya ko po nasabi ito dahil gusto natin pagtuunan ngayon yung tinatawag na resilience. Resilience bilang indicator kung kumusta na yung kalusugan natin sa buhay espiritual. Meron nga nakapagsabi na wala namang perpektong mananampalataya, no, in terms of practical living. Of course, sa paningin ng Diyos, dahil po sa ginawa ni Kristo, tayo po ay perpekto at yan po ay hindi dahil sa ating gawa, kundi sa ginawa ni Jesus. Pero sa ating sarili, tayo po ay hindi perpekto. Pero ang kinakailangan ay meron po tayong healthy spiritual life. Ayan. Malusog ang ating buhay espiritual. At isang palatandaan o masasabi nating indikasyon o kaya sintomas ng kalusugan ng ating spiritual life is not the absence of problems, but how do we respond to problems? How resilient are we pag meron pong mga problema? Yan po yan. Kumusta yung resilience natin pag meron pong mga problemang dumarating? Tayo ba yung mananampalatayang kayang kaharapin ito? Tayo ba yung merong katatagan? O tayo po ba yung sumusuko, humihina sa gitna po ng mga problemang pinagdadaanan? So unawain natin yung resilience. Ano? By definition, pag sinabi nating resilience, una, the capacity to withstand or to recover quickly from difficulties. Yung pong ating kapasidad na tayo po ay matatag sa gitna po ng mga problema at hindi lang yon, nakakabangon pag tayo po ay nasa mahihirap na kalagayan o kung sakaling tayo po ay nalugmok. So mapapansin niyo po, yung ability to bounce back is very important. At ako po ay naniniwala na pag tayo po ay may kaugnayan sa Panginoon, isang lumalagong kaugnayan, ang resilience po ay dapat nakikita sa ating buhay. Abay, ibang klase, di ba? Pag meron tayong kaugnayan sa Diyos at malusog yung kaugnayan na yon, pag tayo po ay may problema,
alam natin kung paanong kaharapin. No? Bigyan ko po kayo ng ilang halimbawa. Una po, yung tamang pag-unawa sa problema. Kaya nga pag pumunta kayo sa Romans chapter 5 at ito po ay may kaparehas na diwa na makikita natin sa James chapter 1. Pero ito pong babasahin natin is from Romans chapter 5 verse 3 all the way to verse 4. Ang sabi ho ng talata, "We can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance. And endurance develops strength of character, and character strengthens our confident hope of salvation." So tingnan niyo po yung napakagandang talata, ano? Pag tayo po ay humaharap sa mga suliranin, ang sabi ho ng passage, they help us develop endurance. Tayo po ay nagiging matatag. So ibig sabihin, sa isang taong may kaugnayan sa Diyos, meron siyang kaisipan na pag dumating man itong mga problema sa aking buhay, makakaharap ko ito ng may kaayusan dahil una, alam ko na dumarating ito na ang layunin ay ako po ay palaguin. Tingnan niyo mga dahilan. Ano? Una, posible po na lalago dahil kaya ka nagka-problema, dahil merong mga mali sa iyong buhay. So yung pagdating ng problema helps you to evaluate. Ito bang aking pinoproblema ay resulta ng hindi ko pagsangguni sa Diyos? Resulta ba ito ng kasalanan sa aking buhay? Resulta ba ito ng kakulangan sa wastong pagsisiyasat? Kung ito bang aking ginagawa ay kalooban ng Diyos? So ilan po yan sa mga factors, no? Or kung ito naman po ay inalaw lang ng Panginoon at wala ka naman pagkukulang na iyong ginagawa, perhaps ito po ay pagkakataon to actually level up. Sabi nga ng author na si Warren Wiersbe, pag tayo daw po ay dumaranas ng mga problema, either it is for correction, merong mali na itinutuwid, or perfection, meron pong certain level ng faith pero gusto pang iangat ng ating Panginoon. Di ho ba? So either way, it is for our benefit. Whether yan po ay correction or perfection, ang purpose po niyan ay palaguin, palakasin, patatagin tayo sa ating buhay espiritual. At napakagandang bagay, di po ba? Kaya kung iisipin mo, pag alam mo yung mga ganitong katotohanan, alam mo na ang Diyos ay intentional, you face difficulties in a very different way. Kaya nga sabi ng passage, consider it an opportunity for great joy when you run into problems and trials. Ano pa? Ano pa yung pwedeng panghawakan sa gitna ng mga hamon na ating pinagdadaanan? Another good passage na pwede po nating panghawakan, na pwedeng magbigay sa atin ng lakas at katatagan and resilience sa gitna po ng mga problema is Romans 8:28. Ang sabi ho ng talata, "And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them." Napakaganda po, ano, na hindi niya sinabi na lahat ng bagay mainam sa ating pananaw. Pero pag pinaglakip-lakip, pinagsama-sama ang mga bagay na ito, ito po ay magdudulot ng ikabubuti natin. Napakaganda nun, ano? Nang ibig sabihin po nito ay tayo po ay magiging maayos, lalago, tayo po ay mahuhubog dahil na rin po sa pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Quite desirable, ano po, yung ganitong klase ng experience na yung bang naalala ko nga ang sinabi ng isang author tungkol dito, para bang yung pagluluto ng cake, no? Kung kayo po ay mahilig sa cake, alam nyo ho, pagkahiwa-hiwalay po yung ingredients, tapos kinain nyo ng hindi luto, hindi nyo ma-appreciate eh. At kahit ho, paghalu-haluin mo sa tamang timbang or quantity itong mga ingredients pero hindi mo niluto, hindi pa rin okay. Pero sa ilalim ng tamang apoy, makikita po natin, we will produce something delicious. Bakit naging masarap? Bakit maging kaaya-aya? Sapagkat sa kamay po ng taong marunong, pinaghalo-halo ang iba't ibang sangkap, sa tamang apoy, nakaka-produce po ng tamang resulta. Ganyan din daw ang buhay natin. May mga ups and downs, minsan di natin maintindihan, ano ba ito? Pero ang reality po mga kapatid, yung mga ups and downs na ito ay hindi po opposite experiences na stand alone, kundi ang mga bagay po na yan ay magkakasama sa ating buhay
so that we will grow, we will become better. So napakagandang katotohanan po nito. Kaya challenge po sa atin, ano, pag tayo po ay may problema, bakit may resilience? Because we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Now, hindi po malayo sa passage na ito is another assurance. Ito po ay makikita natin sa Romans chapter 8, verse 38 to 39. Ang sabi naman ho ng talata, "And I am convinced that nothing can separate us from God's love, neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today, nor our worries about tomorrow, not even the powers of hell can separate us from God's love. No power in the sky above or in the earth below, indeed nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord." Yung pagsama, pagdamay, yung presensya ng Panginoon sa gitna ng ating problema at yung assurance na walang makapaghihiwalay sa atin doon po sa pag-ibig ng ating Diyos. Kaya sa Psalm 23, nung tinitingnan ko po yan, nagpakita rin ng mga extreme experiences, ano? Yung pong, "He makes me lie down in green pastures." So, magandang karanasan yan. Tapos, "Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me." So, nandun ka sa valley of the shadow of death, pero meron kang peace of mind because the Lord is with you. And then, "He prepares a table before me in the presence of my enemies." Imagine, nasa presensya ka ng iyong kaaway, but you experience bounty, provisions, and blessings because you know that the Lord is with you. Napakagandang bagay po nito. Kaya kung iisipin mo nga naman, ano, ang buhay po ay maraming iba't ibang mga pagdadaanan. Some are pleasant, some are not. Some are welcome, and some are not even welcome. And yet, sa kabila po ng lahat ng ito, walang bagay na darating sa ating buhay na lingid sa kaalaman ng ating Panginoon. And because the Lord is all-knowing and always intentional, ito pong mga bagay na dumarating na ito ay instrumento para tayo po ay palaguin, hubugin, turuan, at i-develop po yung ating character. So ito po ilan lamang ha, sa mga talata. Na kaya nga, sabi nga natin, dumaranas ba ng pagsubok ang isang mananampalataya? Yes. Pero yung pagharap natin dito ay naiiba sa kadahilanan po na meron tayong mga promises, resources, assurances na nagbibigay sa atin ng peace of mind even in the midst of challenges and difficulties. Yan po ang napakagandang katotohanan, mga kapatid. Pero hindi po doon natatapos. Pag pinag-uusapan po natin ang resilience, kailangan din po nating makita at maunawaan na ang bawat karanasan na inaalaw ng Diyos sa ating buhay, including difficulties, actually ito po ay mga learning opportunities. We learn to depend on God. Isang magandang halimbawa ay yung mga Israelita nung sila po ay hinango sa Egypt, papunta po sa Promised Land. And I would say, maraming similarity sa ating buhay pag tinignan natin yung kanilang experience. Ano? Kasi may mga times po na dinadala tayo ng Panginoon sa ika nga new territories or new experiences. Something na hindi pa natin naranasan before. Di ba? So sa case po nila, sila po ay nasa lupaing sagana at yan po yung Egypt, pero alipin po sila. So that made them yearn for freedom and abundance. Tapos, ang ginawa ng Panginoon, sa halip na from point A to point B agad, dadaan sa wilderness, hindi po sa shortest possible distance and shortest possible time, paikot-ikot, 40 years in the wilderness. Grabe, ano? Pag tinignan mo nga yung mapa niyan, naalala ko noon, nung inaaral namin to, nung kami po'y nasa seminary, nasa bukana na ng Promised Land, eh, no? Dumadaplis-daplis na, ikot pa ng ikot eh. Ikot ng ikot. So, mapapaisip ka, Lord, ano ba ito? Kung ang objective po ay makarating lang, what we should see is just a straight line. Di ba? From the side of Egypt, straight line, Promised Land. Eh, hanapin nyo ho. Subukan nyo nga hanapin sa inyong mga Bible maps or pwede nyo pong i-check online. Hanapin nyo yung
paglalakbay ng mga Israelita sa wilderness at magugulat kayo because they were moving around in circles, paikot-ikot for 40 years. At ang reason po doon is this. Yung experience sa wilderness was also an experience of God revealing Himself. Number two, it was also a preparation. Bakit? Tandaan niyo po ito. Marahil sa isip ng mga Israelita na hinango sa Egypt, ang importante mahango sa Egypt, makarating ng promised land. End of story. Sa Panginoon, hindi. Ang gusto ng Panginoon, makilala siya ng mga Israelita as they journey. Kaya nga mapapansin mo, ang daming mga ang daming mga pangyayari doon na nagpapakita sa iyo kung paanong nire-reveal ng Panginoon kung sino siya. Especially when you put into consideration yung pong mga paniniwala nung panahong yun. Bakit? Well, alam po natin na dati ang tinatawag na polytheism, yan po ang kanilang pinaniniwalaan. Polytheism, ang ibig sabihin po niya, naniniwala sila sa maraming mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon po ay iisa lang. So, monotheistic yung ating pananampalataya. Pero ang malaking kaibahan po nito ay ito. Kaya ho sila maraming mga Diyos-Diyosan dahil bawat Diyos-Diyosan na ito may sari-sariling area, no, kung saan sila either territory po nila yon o yun ang kanilang specialization. Limbawa, agrikultura, itong Diyos-Diyosan na ito. Kunwari naman, gusto mo magkaanak, itong Diyos-Diyosan na ito. Pangingisda, itong Diyos-Diyosan na ito. Warfare, itong Diyos-Diyosan na ito. At meron po silang geographical limits. Ibig sabihin mga kapatid, pag lumabas ka na doon, hindi ka na protektado ng Diyos-Diyosan na yon. Ang pinapakita sa kanila ng Panginoon, yung kanyang kapangyarihan at kasapatan sa lahat ng kanilang pinagdadaanan. Walang lugar na magsasabing natapos na ang jurisdiction ng iyong Diyos. Walang klase ng pangangailangan na magsasabing hindi ko na kaya yan dahil hindi na yan saklaw ng aking kakayahan. Kundi sa lahat ng ito, they saw the abundance, the presence, the provisions, and the sufficiency of the Lord. Yan po ang kanilang naranasan. Kaya nga, mapapansin mo, dumaraan sa problema, pero unti-unting nakikilala ang Panginoon. Paano ito? Dadating tayo dito sa, dun pa lang sa paglabas sa Egypt, di ba? Egypt po ito, mga kapatid. Sila po ang pinakamakapangyarihang imperyo. Yung mga pyramids na nandoon noon, yung iba ro, nandito pa rin hanggang ngayon. Ganong katindi ang kanilang imperyo. At hindi lang yon. Usually po, pagka meron silang pagtatagumpay, yan po ay ina-ascribe nila sa kalakasan ng kanilang Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, yung kanilang superior might is attributed to a superior God. Yan ang kanilang paniniwala. Kaya kung ikaw ay nasakop namin, ang pinapakita niyan, you are inferior because you have an inferior God. Ganun po yun. Kaya kung titingnan mo, pinakita ng Panginoon yung superiority niya. Paano? O, nagpadala ng plague sa Egypt. E di ba, yung mga plagues na pinadala, tinapatan ng mga magicians at saka ng mga diviners, no, nitong ng paraon. Tinatapatan eh. Hanggang later on, hindi na nila kinayang tapatan. At natalunan na po sila. At nung natalo na po sila, ano nangyari? Nakita natin kung paano pinalaya. At yung mismong mga Egyptians ay nagkaroon ng pagrespeto sa Diyos ng mga Israelita. And then God had to show Himself, reveal Himself to the Israelites. Eh, di lalakbay na. Pagdating sa dulo, eto na kamo. Galit na yung mga Egyptians, nagbago isip, papatayin sila. Kaso lang, wala silang tatakasan sa likod, yung mga angry Egyptians. Sa magkabilang gilid, bundok, at sa harapan naman po, ay nariyan po ang Red Sea. Anong ginawa ng Panginoon? We are now leaving the borders of Egypt. But I want to show you something. Hinati yung Red Sea. Nakatawid sila. Sumunod yung mga Egyptians. Hindi pinahintulutan ng Panginoon. Pinabalik yung Red Sea. Patay yung mga Egyptians. Kasama yung mga chariots nila. Diba? Pagdating sa wilderness, ano nangyari doon? Nakita po nila yung provisions. Kagaya ng nandyan po yung pillar of fire. Bakit? Sapagkat pagkagabi ho, malamig, mapanganib.
Pero dahil meron silang liwanag, meron po silang warmth, yung liwanag na yon also served as protection for them. Ano pa? Meron silang cloud by day sapagkat napakainit naman para silang merong malaking payong. Can you imagine traveling in the wilderness with little children, elderly people, tapos nakatawid kayo dahil merong provision ng Panginoon? Wala silang makain, God provided manna. Yung manna nga, kakaiba pa eh. Bakit? Di ho ba araw-araw lumalabas yung manna, pero pag Sabbath kinabukasan, bawal mamulot, yung expiration date ng manna na one day lang, nag-i-extend ng 2 days. Eh siguro mapapaisip ka, Lord, kaya naman pala ng 2 days nito, bakit di na lang araw-araw 2 days para hindi naman kami araw-araw namumulot? Kasi may lesson din dun eh. God was showing that His faithfulness, that His blessing is reliable every single day. Araw-araw, sapat. Araw-araw, nagbibigay ng provision ang ating Panginoon. Kasapatan. Kahit kaya niya namang i-extend yung expiration date, hindi po niya ginawa. Bakit? Sapagkat gusto niya araw-araw may fresh experience ng kabutihan ng Diyos ang mga Israelitang ito. They needed water. They were in the wilderness. God provided. Papasok sa promised land. Naku, dami rin pinakita ng Panginoon dun, di ba? So, ibig sabihin, dyan po natin makikita na meron kang makikilala sa Diyos na hindi mo pa nakikita before dahil yung mga karanasan mo ay hindi lumalabas dun sa usual na karanasan. Sa buhay natin, parang ganyan, di ba? May mga life experiences po tayo na marahil hindi pa natin nararanasan dati. Hindi natin nararanasan noon na bago, maybe karamdaman o kaya financial loss or instability or maybe mga bagong problema na before wala ito sa ating radar. Pero ngayon po nararanasan. Mga kapatid, if you're going through that, let it be an opportunity for you to get to know God. Makilala mo ang Diyos sa panibagong karanasan na ito at makikita mo ang Kanyang kasapatan kahit sa karanasang bagong-bago na nasa iyong harapan. Yan po, pag-asa yan. Kaya yung resilience is developed because we know that God is faithful. God is sufficient. Yan po ang dahilan kung bakit pag humaharap tayo sa mga suliranin, tayo po ay merong katatagan dahil alam po natin na ang Panginoon ay kasama natin, kumikilos, makapangyarihan sa lahat, at patuloy na gumagawa sa ating buhay. Kaya sabi nga natin, bakit importante ang pag-aaral tungkol sa resilience? Sa kadahilanan, mga kapatid, na ang mga problema darating at darating. Pero yung taong merong pag-asa, may pagkakilala sa ating Diyos, yung taong alam na ang Panginoon ay may mga pangako, pinangahawakan ng tao yung pangakong ito, yung taong yun, haharap sa problema na merong ibang perspektibo sapagkat alam niya na ang kanyang Diyos ang pagmumulan ng kanyang pag-asa. So, resilience will be evident in his or her life. Kaya tayo rin, mga kapatid, kumusta tayo? Pag dumaranas ba tayo ng problema, tayo ho ba ay matatag? Hindi dahil matapang lang tayo, kundi dahil alam natin ang mga pangako ng Panginoon, alam natin ang pagkilos ng Diyos. Kumusta tayo? Tayo ho ba ay lumalago sa pamamagitan nito? At mangyayari lang yan, mga kapatid. Una, if you have a relationship with Jesus Christ, Him as your Lord and Savior. Secondly, if you are maturing in that relationship. So ang ating pong dalangin na itong mga pag-aaral na ito ay magmulat sa atin sa katotohanan ito. At kung tayo po ay may malalim na kaugnayan sa Panginoon, anumang bagyo ng buhay ang dumating, we will have resilience. Bakit? Because of the presence of God in our lives. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang programang Kamalayan, napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa
na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.